Hello guys, gagawa po tayo ngayon ng pansit. Pero imbis na pansit, bihon, ang gagawin po natin is pasta. Kasi alternative siya. Kasi hindi, wala kaming bihon ngayon or kanton. Kaya ito ang gagamitin ko, Italian spaghetti. So, nagpakulo ako ng tubig na may mantika. Tingnan ko na rin ng cubes kasi matamang kasi ito. Kaya, nilagyan ko na siya ng cubes sa tubig. Yan. Ngayon, nag-boil na siya. Lalagay ko ngayon ang pasta. Yan guys, pali hatiin ko siya sa gitna. Yan siya guys, hinati ko siya sa gitna. Yun ang gagawin nyo sa buong plastic. So, ayan na siya guys. Bali, haluin nyo siya occasionally. Para hindi siya magdikit-dikit. Yan. Bantayan nyo lang hanggang sa lumambot. Usually naman 2 to 3 minutes. Ganyan, hanggang 5 minutes. Ito yung kaninang mga pinicturan ko na ingredients niya, alternative din. So instead na karne o ano, ilalagay ko hotdog at saka chicken nuggets. Yan ang mga ingredients niya, bawang, sibuyas, green beans, carrot, repolyo, tsaka bell pepper. Usually naman ang bell pepper pang palasa lang o pang dekorasyon lang. Soya sauce. Yan, cubes. Lagay atin na po natin guys. Tsaka guys, kung meron kayong pastang mas maliit, mas maganda. Kasi ito number 2 to eh. Ang pang spaghetti yata 5. So ito number 2. Kaya yan yung gagamitin ko. So yan na guys. Medyo okay na siya. Hindi ko siya palalatain kasi ikasama ko siya pa sa paggisa eh. Yan na siya guys. Binalawang ko siya ng malamig na tubig. Tapos lagyan ko ng konting mantika para hindi siya magdikit-dikit. Ito naman, pwede namang malaking pasta din ang gamitin nyo. Parang lalabas na siyang pansit kanton. Ito naman, palibasa maliit, pansit bihon. Diba? Siyang igagawin nating alternative ng pansit bihon. Yan na siya guys. Yan lang natin siyang ma-drain. Maganda siya. Ngayon, tutuloy ko na yung paggagayat ko. Guys, habang naghihiwa ako, painit na ako ng mantika para sa prito natin yung nuggets. So, ito na guys, paggagayat kong ano, sili. Kunti lang pinagkukuha kasi parang ano lang siya pampalasa. Dinagdag ako ng celery. Celery, bawang, tsaka sibuyas yan. Ito yung pinirito kong nuggets. May natitira pang dalawa. So, tapos pinihiwain ko na tong hotdog. Tapos start ko na igisa. Ngayon guys, nag-start na tayo ng magisa. Yan, nahiwa ko na yung pinirito kong ano, nuggets. Yan, tsaka yung hotdog. Yan na yung mga ingredients natin. Diba, ito yung pasta na gagawin nating pinakabihon. Green beans, carrot, repolyo. Yan. Yan ang mga ingredients natin. Red pepper. Tsaka yung ito nga. Bawang sibuyas, toyo. Okay guys, buwasan ko lang ng konti ang mantikang pinagpirituan kasi marami siya. Painitin lang natin ulit. Gamo-gamo lang naman yan ang ano. Okay lang yan. Actually naman, madali lang mag-isa. Siguro 10 to 15 minutes lang. Kasi ang gulay naman, mas masarap yung medyo malutong. Diba? Start na natin ang magluto na pansit pasta. Alternative siya ng bihon. Yan. Pero guys, the same lang ang lasa yan. Totoo lang. Kasi ginagawa namin to sa Lebanon.
kasi mahal doon ang bihon. Napakamahal ng bihon doon. Kaya yan ang ginagawa naming pansit bihon doon. Okay guys, start na tayo. Isang bawang at sibuyas. Hanggang sa mag konting brown siya. Sunod po natin ang hotdog na in-alternative din natin sa ibang ingredients. Kasi, inuna ko na to kasi yung manok na nuggets, naluto ko na kahit paano. Ito, hindi pa. So, ito yung una natin gigisa para medyo maduto siya na. Medyo nag-iba-iba ng konti ng kulay niya. Ako actually guys, pag nagigisa ko ng bawang sibuyas, habang ginigisa ko ang bawang sibuyas, nilalagyan ko ng konting paminta. Yung ano yung durog. Pamintang durog. Inaano ko na siya yung binubudburan ko na siya para yung paminta niya lumalasa na sa bawang at sibuyas. Pero konti lang. Now guys, so, di ba nakita niyo na yung iba na yung kulay niya. So, ilalagay ko na ang nuggets, guys. Ilalagay ko na yung nuggets. So, mix-mix lang ng kaunti. Pag mix siya ng kaunti, pagkakaano, lagyan ko ng toyo. Ayan. Ng toyo. Lagyan natin ng toyo para malasa. Spread lang ng pagano, paikot, para hindi siya masyad, para kalap din yung lasa niya. Kumapit yung lasa niya. Mamaya dadagdagan pa natin ng toyo, kaya lang ito, panimula pa lang. Sunod natin dyan yung matigas na carrot at saka baguio beans. So guys, nalagay ko na ang carrot. Pag 1 minute, lagay ko naman ang baguio beans. Yan na guys, nalagay ko na yung baguio beans. Inaan lang muna ang apoy kasi masunod naman yung ibang ingredients. So takpan po ng 2 minuto tsaka mo siya uli ihalo. Tapos pisilin mo yung carrot at tsaka yung baguio beans kung okay na. Tsaka natin ihalo ngayon ang repolyo. Yan guys, palibasa nga, hindi naman bihon yung gagamitin natin at tsaka dito na yung pasta. So, lalagyan ko lang siya ng konting-konting tubig para sa pagpapalambot ng gulay. Hindi naman siya masyadong tuyong-tuyo sa ilalim. Siyempre, mix occasionally ulit. 2 to 3 minutes. Hanggang sa lumambot lang yung carrots at saka yung baguio beans. Tsaka tayo magtitimpla ng toyo kung kailangan pa para magkulay kasi mapupla nga yung pasta. Pag ando na, naihalo ko na lahat. Yan guys, okay. I-mix-mix occasionally para hindi magpantay yung kanyang paglambot. Diba guys? Ang sarap ng tingnan. Yan na guys. Diba? Yan lang nating lumambot yung baguio beans ng kaunti. Tsaka ko ilalagay yung repolyo. Ayun guys, inisip ko para makulayan mas ng kaunti ang gulay at tsaka itong pinakapansit natin, nalagyan ko siya ng konting oyster sauce. Makakadagdag siya ng lasa at saka makakadagdag ng kulay.
natin siya. Ayan siya, guys. Oyster sauce. Konting-konti lang naman. Ayan. Para lang siya madagdagan na konting lasa at saka kulay. Kasi yung toyo namin ditong ito, hindi ito makulay eh. Pero maalat siya. Ayan na siya, guys. Nilagay ko na yung repolyo. Kita nyo, ang daming tingnan. Pag naluto yan, kakaunti na rin yan. Mix ko lang, guys. Ayan, guys. Na-mix ko na yung repolyo niya sa loob. So, tinakpan ko ulit for 2 to 3 minutes para lumambot si repolyo. Tsaka ko ilalagay ang celery at tsaka bell pepper. Kasi yan naman okay lang ng ano lang siya. Easy cook. Guys, nilagay ko na ang celery at tsaka bell pepper. So, mag-antay ulit tayo. I-mix ko siya tapos mag-antay ulit tayo ng 2 to 3 minutes. Hello, guys. Ihalo ko na yung pasta hanggat medyo matigas pa yung repolyo. So, para lumasa din yung pasta niya. Diba, guys? Kita. Ayan siya, guys. Minix ko na siya. Minix ko muna para mailagay ko pa yung iba. Ayan. Marami-rami pa eh. So, ayan na siya, guys. Titikman ko muna. Pagka medyo matabang, hindihan ko ng konting toyo or oyster sauce. Medyo matabang siya, guys, kaya nalagyan ko na lang siya ng konting oyster sauce. Pero ang sarap niya, guys, really. Yan na, guys, ang finished product ko. Bukiti. Yan, ayan na siya. Diba, parang pansit din talaga. Thank you, guys, sa pakipanonood.